Kamusta mga tol? Nagkagulo na! Pati yung owner na pili may-ari ng bola, nakigulo! Walang ya eh no? Suns vs Nuggets Game 4 Breakdown, tirahin na natin yan! Pero bago yan, atyara muna tayo, focus lang sa goal! Sa first 5, injured pa rin si Rondo ha, kaya yung kalaban ni Naruto, siya yung nag-start para sa Suns. Tapos yung matchup sa first quarter, si KFC kay Booker T at si Gordon dakdak mo naman kay Tuklaw. Sinalaksak na kalaban ni Naruto, tungkab yan! Pero tatlong magkakasunod na offensive rebound siya nakuha ni Gary Ayton. Tapos every time si Booker T may hack ng bola mga tol no, yung Nuggets palagi sila nagdo-double. Kaya medyo late lang eh no, nakasalaksak pa rin tuloy si Booker T, hanip ko na tol. O yan pa isa, tingnan niyo si Gordon dakdak mo oh. Double team kagad diba? Pinasa trade kay Tuklaw, kita-kita yung baka, lista mo na yan. At tuwing magdo-double team yung Denver kay Booker T, nag-rotate kagad sa wing yung nasa corner. Parang yan, tingnan nyo, ganyan yung depensa oh. Yun nga lang, naiikot palagi ng Suns ang bola papunta sa corner eh. Open 3 si Bubble MVP, tungkap naman. Ayan pa isa, kita nyo, tingnan nyo oh. Yung corner, iniiwan nila tapos double team kagad kay Booker T. Pero pinasa kagad ni Booker T sa corner, sabay touch pa sa mga kay Terrence Rosemary para kay Bice, patay ka dyan. Lalo na sa mga pick and roll no, kailangan mag show defense palagi ni Joker tulad niya kasi shooter si Booker T. Mayroon marami talaga magagandang pass si Booker T dito sa first quarter, tak tak. Kaya 3 assists kagad siya first quarter pa lang eh. Never ko nakita pinuwayan ni Booker T yung bola kapag dinadouble team siya ng Suns ha. Pero yan si Booker T mga tol no, super scorer naman talaga yan. Kahit may double team, makakashoot talaga eh, fall na nga eh oh. May pagkakataon pa nga, parang siya yung nag-point guard no kasi injured nga si Rondo eh. Napaganda pa nga actually mga tol kasi pinupush niya palagi sa fast break yung bola diba? 6 fast break points kagad yung Suns sa first quarter pa lang, lahat yon galing kay Booker T eh. At 13 points din kagad si Booker T kahit pa nakataon lagi sa kanyang defense ng Nuggets eh no? Tapos kay Tuklaw kapag nag-isolation, wala pang dumadating na double team dito ha. Ayun, sinilaksan tuloy yan, foul naman daw sabi ni Rep. Aba, wala nagreklamo ha. Kung wari siya, panigurado lahat yan nagreklamo na eh no? So puro ganun naman ang ginawa ng Suns sa first quarter. Isolation kay Booker T o kaya kay Tuklaw, di ba? Ayun, taas kamay, nice diyan, oh, foul naman daw. Ay, nagreklamo na tuloy, binati mo kasi tuloy. Pero totoo, tama naman yung tawag ng ref kasi diyan oh, kahit nakataas pa yung kamay niya, nakatagilid naman kasi yung katawan niya. Tapos meron pa siya pa forward motion, kaya tinawagan ng foul. 11 points ni kagad si Tuklaw sa first quarter. Ayun, pinalo sa braso ni Mahal Murray, pero foul. Pero mami naman kagad siya, ako foul ref ako ha. At sa mga pick and rolls, show defense ni sila kay Tuklaw. Kaya nakaroon si Gary Ayton na ganyan. Ayun, tungkab naman. Tapos ayan, si Joker naman, nasa poste. Kakaibang tira, patay pa rin, no? Pero kapag tinignan natin mabuti, ha? Nakatuon sa kanya ang kanang kamay ni Gary Ayton. So, Paul, dapat yan, eh. 9 points si Joker sa first quarter. Ang lakas talaga sa ilalim ng mamama, eh, no? Obvious na obvious, lamang talaga si Joker sa ilalim. Sobrang obvious talaga, eh. At as usual, yung pwesto niya, di ba? Palagi siyang nasa top para mahila niya pataas si Gary Ayton. Tinira na 3 points, patay ka dyan! Balance scoring naman yung Nuggets sa first quarter. Pati itong si FPJ, 7 points din eh. 4-3, patay ka dyan! Pati itong si Mahal Murray, 7 points din. Tao niya si Okogie Alcacid, no? Defender ng Sunshine, eh. Nice defense, oh, pero patay pa rin yan. Tapos itong pick and roll ni Mahal Murray, tsaka ni Joker, bira nila ginawa, no? Pero yung ball counted naman yan, oh. At doon sa dulo ng first quarter ha, 3 seconds na lang, patumot, tol, patumot! Nakakunin Tuklaw, walang yamo, haba ng kamay oh, kinamitan ng kamandag, patay ka dyan! So natapos ang first quarter, 34-32, lamang yung mga chicken nuggets. Tapos sa second quarter naman, small ball muna yung Nuggets no, kasi pinaupo muna sandali si Joker ng mga 4 minutes eh. So si Mahal Murray muna, siya muna yung umatake para sa Nuggets. Nung dumarim siya, siya kala tinulungan, nag-by the way, patay ka dyan! Pero ang Nuggets, ganun pa rin mga tol no? Double team kagad sila kay Tuklaw, tulong sa loob, kaya naiiwang open yung nasa corner. Pinasa tuloy kay Bubble Jordan, ayun foul naman daw! O yan pa, double team na naman kay Tuklaw, bigla naman kumat ang kalaban Naruto, layup yan, malakas naman! Pero eh silang detak-tak, go girl! Yan naman yung maganda dito sa second quarter mga tol. Kahit pa dinodouble team palagi ng Nuggets itong sa Tuklaw, nakagawa ng 9 points yung bench ng Suns ha. Ayun na naman silang Deo, go girl! Pero kapag wala namang double team, titirahan talaga ni Tuklaw. Ayun na nga oh, patay ka dyan, sumabit pa sa Tatang Green ha. Isipin nyo yun mga tol no, kahit pa palaging merong double team na dumadating, 10 points pa rin si Tuklaw sa second quarter eh. Kasi kapag walang double team na late ng konti, sinasamantala talaga ni Tuklaw eh, pagkakataon eh no. Ayun na nga, jumper yan oh, patay ka dyan. Pero yung nagustuhan ko kasi, walang pwersadong tira kahit isa eh, no? Kapag may double team, pasa kagad si Tuklaw, ganun talaga dapat eh. Ayun na yung kalaban ni Naruto, Shinra Tensei, tungkab naman! Nagigets nyo ba yun mga tol ha? Ibig sabihin nun, expected talaga ni Tuklaw, idodouble team siya palagi. Kaya ang ginagawa niya, pinapasa kagad niya eh. Ayun na, sa ilalim, binuta ni Joker, walang yamo, taas ang talon. Muntik pa mauntog sa ring si Joker, sobrang taas ang talon, sobrang athletic talaga eh, no? At push naman ang push ang Suns, no? 9 fast break points na naman sila sa second quarter. Booker T floater, patay yan! Parang napaganda pa nga mga tol. Si Booker T yung ginawa nilang point guard, napaganda pa eh. Pag binigay sa kanya sa fast break, parang pating nakakaamoy ng dugo, push talaga ng push kagad eh.
Pati itong kalaban ni Naruto, pag nakuha niya, takbo ng takbo talaga. Yan yung malaking pagkakaiba ngayon, mga tol, no? Kasi nung regular season, kulelat sa fast break points ang Suns pang 3 po eh. Pero ngayong playoffs, sila ang number 1 sa fast break, kakaiba eh, no? Ayun naman kalaban ni Naruto, Shinra Tensei, patay ka dyan! So yun, ang bilis talaga ng pace ng Suns, mga tol. Ayun naman si Booker T, umangat, patay na naman. Tingnan itong play na to, oh, ang ganda talaga nito eh. Stagger screen kay Booker T sa ibabaw. Pero yung mga kasama doon, si Tuklaw tsaka si Gary Ayton, no? Pakot si Tuklaw, roll si Gary Ayton, tie pass sa roller. As usual, iiwan ng Nuggets ang corner. Pero tingnan nyo mabuti, ang liit ng bantay niya. Kaya-kaya ng Gary Ayton yan. Pero bakit maliit yung sumalon, no? Kaya ako sinasabing ang ganda ng play, mga tol. Kasi nga, nasa ibabaw yung matatangkad eh. So nasa ibabaw din yung matatangkad ng Nuggets. And nag-show defense kay Booker T. Kaya pag naipasa kay Gary Ayton na ganyan, wala na, maliit na yung bantay. Biyahe na yan. Tapos eto na, no match talaga silang lahat kay Joker, mga tol, no? Maning-mani talaga sila kay Joker eh. Eh pa si Gary Ayton pinoposte at tinan nyo, oh, kala mo hindi marunong mag-basketball eh, oh. Pero pag tinira, pasok na naman, may foul pang kasama eh. Eh pa isa, sumalaksak, tingnan nyo tira ni Joker, oh. Tirang hindi marunong talaga eh, pero pasok na naman eh, no? Hindi mapigilan ng Suns si Joker. Mga tirang hindi mo maintindihan, pero lahat pumapasok eh. Walang sablay actually, 15 points, 6 out of 6 second quarter si Joker, hanip talaga mga tira eh, oh. Kaya ito na, nung nagkatapikan, nakuha ng owner ng Suns yung bola. Yung owner ng Suns siya na siya yung may-ari. Kanya raw yung boss, yung may-ari eh. Kinukuha ni Joker yung bola, syempre, para ma-inbound kagad nila. Unang hila, ayaw, bitawan, sa akin to, bumili ka ng bola mo, ako may-ari ng Suns eh. Ayun, nakipag-agawan pa talaga ang walang ya. Tinapik pa talaga ang bola, ayaw talaga bitawan eh, no? At tumayo pa yung katabi, so nakatayo sila pareho, malapit kay Joker. Yan mga tol, no? Mali na talaga yan, maling-mali na eh. Kung nanonood lang kayo, umupo lang kayo mga walang ya kayo. Tsaka hindi dapat makipag-agawan sa bola na para kasali ka sa laro kahit bilyonaryo ka pa. Ako nga, kahit bilyonaryo ako, di naman ako ganyan eh. Kaya ayan, sinalya ni Joker, tama lang yan, dapat niya sa mukha mo sinalya eh. Kasi naman, tingnan nyo naman, ang sikip eh, oh. Kinukuha niya lang yung bola, sinisiksik nyo eh. Siyempre, sasalyahin kayo. Ayun, nag-flop pa nga walang yata, sick eh, oh. O ayan, tingnan nyo yung iba, oh. Mali na talaga yan, mga tol. Hindi kayo kasali sa laro, mga meron lang kayo. Huwag na kayong umextra dyan. At ayun, sabi na referee, technical si Joker pa yung technical eh. Okay yan mga tol, kukuhanin kayong bola pag inbound. Tapos bibigay ko ulit sa owner. O yan, iwi muna, sayo na. Lesson learned mga tol, no? Pag hindi nyo mapigilan si Joker, ganito gawin nyo. Pati team owner, isahalin nyo sa gulo, baka sakali ma-thrown out. Eh paano naman kasi, talagang no match lahat kay Joker eh. Si Gary Ayton, tatlo kagad yung foul. O yan pa isa, double team sa ilalim. Pasamahin nyo na rin team owner siguro para triple team na, no? Shoot pa rin yan eh. Kaya natapos second quarter, 63-61. Lamang na yung may ma-apple na owner. Kaya yan mga tol, nung third quarter, simula pa lang third quarter, sabi ni Joker, akin ha, akin. Kaya na nga, si Joker, kanya na nga, 18 points sa third quarter ang walang yan, galing eh. Si Tuklaw yung bumantay, wala rin, tinirahan lang ni Joker. Siya yung may hawak, dumbrive, lumayup, naku, parang nag-rounds lang eh, no? Pick and pop, tapos sabay drive at floater, walang ka-effort-effort ang walang yan, galing. Nagsil kay Lande, ayo paul, tatlo na rin si Lande, go girl. Hahandop sa ibabaw, bigla sumalaksak, walang niya, galing mo talaga tol. Dinoble team pang ayo paul pa rin eh, oh. Catch and shoot naman sa 3 points, patay na naman yan. Dito naman, kung mas mahal mura, ipasa na naman ni Joker yan. Ipasa niya na may ari, okay, baka sakali mapatroto si Joker, assist na naman yan. Pero yun mga tol, no, uy, nabibinata, bumipiyok. 17 points si Booker T sa third quarter. Takbo pa rin ng takbo sa pass break. Tak, tak. Kaya sumabay din yung Suns sa third quarter. Eh, pabanda yan, no? Wala rin magawa yung Nuggets kay Booker T, mga tol, no? Yan, o, patay na naman yan, no? Bisa lang natin kasi ako iniinis pa rin talaga sa owner ng Suns, eh. Patay na naman yan. Walang double team. Meron, tinu-double team pa rin na action nila, eh. O, pero tinitira pa rin, patay pa rin. At as usual sa double team, iiwanan nila yung weak side corner. Pinasa na nga kay Terrence Ross mo para kay Bice for 3, patay yan. O yan, tapos na kagad third quarter, 98-92. Lamang pa rin yung may ma-epal na owner. At nung fourth quarter na mga tol, no, naupo na naman sa simula si Joker. Tinira ni Gordon, dak-dak mo, pasok yan. Pero ang malaking istorya talaga dito, yung 20 points ng bench ng Suns sa fourth quarter. Taas, no? 20, 20, 20. O yan, yan, tingnan nyo, sila ba ng damit, tinato na, patay ka dyan. Paulit-ulit talaga yung nangyari mga tol. Hawak ni Tuklaw, do-double team siya ng Nuggets. Binigay na naman kay labadang damit, for 3, patay na naman. O ito pa, double team naman kay Booker T. As usual, yung weak side corner ang iiwan nila. Eh ando sila labadang damit, open na naman tuloy yan, patay ka na naman dyan. Eto pa, double team si Tuklaw, inikot ang bola, libre na naman si labadang damit sa weak side corner. Ayan na, patay na naman. Napasigot ulit si labadang damit, sampay!
So napakaganda talaga na nilaro ng bench ng Suns, no? Ayun pa, silang di naman daw, pasok na naman yan, go girl! Pero naibaba pa ng Nuggets ang lamang sa 5. 11 points na naman kasi si Joko sa 4th quarter eh. Pero wala rin mga tol, no? Yan double team na yan, tapos palagi nilang iiwanan yung weak side corner. Wala na, bistado na talaga ng Suns yan eh. Ayun, sa sila naman ipinasa tuloy, oh, easy 2 points tuloy yan. Tapos dito, bihirang-bihira talaga sumablay si Booker T. 14 out of 18 sa field goal sa hanep, no? Tapos yan, siya pa yung nakako na rebound na sablay niya eh. Tapos ginawa niya, nag-drive and kick siya, papunta kay Tuklao for 3, patay ka rin dyan. 12 assists pa si Booker T sa larong ito, ha? Tapos ito mga tol, no? Nung 35 seconds na lang, tatlo yung lamang ng Suns, ha? Crucial na turnover si Joker, nabitakaw yung bola, yun, nakapo. So tatlo yung lamang, tapos jump ball. Tingnan niyo mabuti, ha? Tingnan niyo yung kaliwang kamay ni Gary Ayton. Tinuunan niya sa balikat si Joker. Eh mababa na nga yung talon ni Joker. Lalo pa tuloy bumaba. Crucial yan mga tol, no? Kasi no call yan eh. Napunta sa Suns yung bola eh. Pag ganyan, jump ball violation yan. Sa Nuggets dapat kagad yung bola. Pero walang pito dyan. Tatlo lang yung lamang ng Suns dyan. Ayun, umangat pa sa 5. Free throw yung Suns. Series tied 2-2. So yun mga tol, no? Ang ganda talaga ng laban eh. Pero nakakainis talaga. Kasi pati yung mga Miron nakikialam sa laro, umiepal eh. Nawalan nga actually ako ng gana dito eh. Kahit pa sabihin mo team owner kang hayop ka, mali yan ginagawa mo, ayaw mo ibigay yung bola. Miron ka lang, audience ka lang eh. Bilyonaryo ka pero hindi ka kasali sa laro. Nanalo yung Suns dito mga tol, no? Kasi nakapag-produce yung bench nila, lalo-lalo na kapag dinodobo team ng Nuggets sina Tuklao tsaka Booker T. Kaya kahit no match pa silang lahat kay Joker, Suns pa rin yung nanalo eh. Pero nainis talaga ako dito sa larong to mga tol, no? Dahil nga sa mga Miron na nakikialam sa laro eh. Dapat yung ganyan, patawan ng fine yung team owner na yan eh. Yung pala kinukuha na sa'yo yung bola, ang ginawa mo, nakipag-agawan ka pa, gusto mo ata mag-jump ball pa kayo ni Joker eh. Eh talagang maling-mali ka doon. Pag nakasalubok sa daan yung hype na yan, papatirin ko yan para madapa eh. Eto lang sigurado ako mga tol ha, sa mga susunod laro, asahan nyo, andon ang mga kapatid ni Joker na nanonood na eh. At sigurado ako, 3-2 na yan pagkatapos ng game 5, binabadrip talaga ako, makapag-swimming na kaya bukas para walang breakdown. O yan na panghimagas, maglagay yung mga hitar ng team owner na pa-victim.